Sa kwarto. Nagtimpla lang ako kanina. Tapos bumalik ako sa kwarto. Gumising na rin si Kira. Pero nandun siya sa sala. May ginawa siya. Punta actually ako after kong magkape at mag-ayos ng bed. So meron lang akong ikakwenta sa inyo pa na nasad talaga ako kahapon kasi nung isang gabi, naisip ko kasi na yung isa kong earrings pa. At yung earrings na yun is binigay sa akin ni Dave ng mga October 2000 ano pa guys 13. So imagine 2023 na. Tapos nung pagkatapos ko maligo kasi nga nagre-ready ako for work, hinanap ko siya sa makeup drawer ko. Hindi ko na siya mahanap as in nag-rush talaga ako kaya nga hindi ako nakapaghugas ng mga plato kahapon. Kasi hinanap ko talaga siya. Tapos hindi ko na talaga siya mahanap. Naisip ko baka nung naglinis kasi ako ng drawer 2 months ago, 3 months ago. Alam ko may mga marami akong tinapon na mga lotion na hindi ko na nagagamit, mga kahit anong tinapon ko. Pero nandun pa yun siya. Alam ko nandun siya kasi nakita ko pa yun after weeks. Tapos naglinis ulit ako ng after 2 weeks time, after ko nung naglinis. Alam ko talaga na tinapon ko yung isang black na jewelry box. Pero hindi ko alam kung nandun siya. Kasi imposible kung hindi ko siya mahanap. Kasi dapat nandito lang yun kung nandito talaga yun. So, parang 100% natapon ko talaga siya. Kaya nasad ako ba kasi parang it's not about the cost of the item ba? Parang yung memories na kasi. Siyempre, binigay niya sa akin yun. Tapos, bigla na lang nawala na, alam mo yun. Tapos, kagabi, naghanap-hanap ako ng ganong earrings. Nakita ko naman siya, pero iba na siya siyempre. Parang iba na. Sabi ko, di ko na lang bilhin. Accept ko na lang na nawala talaga siya. Ano kasi yun guys, diamond na white gold na stud earrings. Kasi hindi ako mahilig sa mga, tinatry po malalaking earrings. Pero, I'm very picky sa ganong earrings. So, lagi ko talagang option is stud earrings. So, yeah, stud siya guys na diamond na white gold. So, hindi ko talaga siya mahanap as in. Paggabi, hinanap ko naman siya. Hindi ko talaga siya makita. Ang ending, naglinis na lang din ako. Yun, so tapos sinabi ko kay Dave na hindi ko siya mahanap. Sabi niya, okay na lang yun. Mag-relax ka. You just relax. So, hindi ko na lang talaga siya hinanap. Maybe one day makikita ko na lang siya nandito lang. Wala siya sa drawer. We don't know. Pero nakakasal lang. Anyway, magkape muna tayo guys. Mag 11 na ng umaga. And, no, I'm not cooking just yet, Bob. So, mag-ano ako. Niluto ako ng lunch for today's video. So, naisip ko kasi, meron kasi akong udong. Udong ba sa Bisaya? Kung Bisaya kayo. Udong means yung parang noodles na yun. So, yun yung gagawin ko today kasi gusto ni Kira yun. Udong. Tapos, lalagyan ko siya ng dried fish. So, yun yung gagawin natin. Maaga pa para mag-lunch pero lutuin ko na lang siya. At least, tapos na ba. Tapos, nagluto na rin ako ng rice. And, yeah, luluto. Kunin ko na muna kasi kailangan ko. Hindi ko kasi siya abot. Tingnan niyo yung aking bulad. Binigay ng aking friend ng dalawang supot ng bulad. Tapos meron din akong udong. Nandun yung udong tapos miswa. So, ito yun guys, yung udong. So, gagamit ako ng mga apat. Apat yung gagamitin ko. Si Kira yung guys, nag-cut. Oh my God, I'm gonna cry. Don't worry sa knife kasi hindi naman yan ano. I'm gonna cry. Same din sa ganito. I'm gonna cry. I can't. Well done. Ito na yung aking dried fish. Ang sarap.
Tapos ito din yung aking udong. So, ilagay ko yung dried fish dyan. So, nalagay ko na guys yung aking bulat.